When I cry unto thee, then shall my enemies turn back. This I know, for God is for me. In God will I praise his word. In the Lord will I praise his word. In God have I put my trust. I will not be afraid what man can do unto thee. Thy bows are upon me, O God. I will render praises unto thee. Sabay-sabay. For thou hast delivered my soul from death. Wilt not thou deliver my feet from failing, and I may walk before God in the light of the living. Okay, falling nga, no? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pong magbasbas, kayo pong mag-turo sa aming Panginoon, mag-umintindi na, Lord, mga topic ngayong umaga. Kung saan, Panginoon, ay alam namin may mga challenges, lalo may mga kalaban kami, malinaw po yung sa iyong salita. Paano namin dati deal ito, Lord? Kaya po magturo sa amin. One sermon at a time. But ganun din po, Lord. Bigyan namin biyaya sa bawat araw na kami po ay naglilingkod sa inyo. Ito may mga kalaban, mga pagsubok. But matulad na isa sundalo, Panginoon, kung matalino kami malakas, ito po ay aming kayang talunin. So, Panginoon, kayo pong malulati at magtuturo ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga kapuna po. Good morning po sa lahat. Good morning. Title po na ating sermon ngayong umaga. So, sikapin natin tapusin ito ngayong umaga. No? So, they gather, hide themselves. Okay? Title is, they gather, ... hide themselves. Sa Tagalog, sila ay... Sila nag-iipon or nagsama-sama, pero tinatago nila yung sarili nila, okay? Subtitle is, nakikinig ba? Okay na kayo? Subtitle natin is, Fear on Them That Err. Fear on Them That Err, sa Tagalog, yung mga takot na meron silang mga nagkakamali. Okay, medyo may, alala ko sa sermon, na medyo may kinalaman dito, last year, March din. Naalala nyo pa yun? Ang title nun is Avoidance is a Sign of Guilt. Okay, so ito yung mga sermon natin para tayo ay ma-advance kasi tayo may kalaban, hindi nawawala yan. Dapat alam natin kung sino yung kalaban natin, ano sila, yung kakayanan nila at hindi nila kakayanan. So, yung focus natin ngayon, Psalms 56, maraming ano dito eh. As usual, maraming message at katotohanan. Pero ang focus natin ngayong umaga, yung takot nga, no? Yung mga pag ikaw daw yung nagkakamali, kung ikaw yung kalaban, minsan kasi, minsan, ano tayo, di ba? Parang alam nyo, Israel, pag binasa nyo yung Bible, pag ganyan-ganyan sila, minsan sila yung pinagpapala, minsan sila na yung kalaban. So, minsan, ganyan tayo mga Kristiyano eh. So, alam nyo yan, kung matagal-tagal na kayo dito, hindi tayo yung Baptist na parang tayo lang yung bida at everyone else is kalaban na. Hindi tayo ganun, di ba? Tayo mismo, pag may mali yung Baptist, yung ano man yan, alam nyo yan. Tinitira din natin against ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, para makorek tayo, amen? Kasi hindi naman tayo yung sinasabi sa psychology na in-group, out-group. Hindi tayo ganun. Gusto natin maging malapit salita ng Diyos sa pagtupad sa salita ng Diyos, hindi yung denomination laban sa isang denomination. Okay, so yan po yan. So magiging parte din po ito ng dalawang bagay, no? Yung isa sa yung series natin sa Psalms. And then nakalimutan ko isa. Yung ano ata, or bagawa ko ng another series. Basta yung kung paano natin i-deal yung kalaban. Yan, okay? So parang yung last ano nga. Tingnan ko na lang kung saan ko nilagay yung isa. Okay, so again, ang title natin, They Gather, Hide Themselves. And then Fear on Them That Err. So, ating objective, of course nga, para tumalino na tayo, malaman natin yung kalaban, weaknesses, and din yung mga ginagawa ng kalaban para magawa yung gusto niya at against sa Diyos, no? And therefore, ang kabaligtaran po nun ay minsan makikita natin parang galing ng kalaban, pero panalo pa rin tayo kung tayo magtitiwala sa Diyos. Okay, yun ang ating pinaka-conclusion mamaya. Anyway, so kung ano muna tayo, alas, ang introduction pa rin, no? Ito medyo kakaiba daw itong Psalms 56 kasi kung mapansin ninyo yung introduction dyan, nakasulat din, di ba? Sabi dyan ito, the chief musician upon Jonath Elim Rokim. Kung anong isabihin nun, parang ano daw yan.
Yung MGTOW parang ano lang yan, poem or psalm, parang ganun. When the Philistine took him in God. So ito po, hindi ko maalala kung alam niyo yan. Kaya alam ko, di naman nahuli si David Philistine. Eh. Alam ko, voluntary siya, pumunta siya doon. Nung time na, siya yung nagtatago kay Saul. Iba pa yun eh. Sa, si Achish, kung naalala niyo yun, tama mo yung maalala ko. Then tumira sila sa Ziklag. Pero kung saan man to, basta yung sinasabi daw na tinutukoy na Jonat Elim Rokim dyan is parang malalim na ano daw to niya, contemplation daw yun. So, lagi naman tayo sa salita ng Diyos, kinukuhaan talaga namin ng lesson to. At inaalam din natin kung paano applicable ito sa ating buhay ngayon. Amen? So, ganun po yan. Kaya medyo yun, lagi malalim to. Okay, so nabasa naman natin kanina umaga. So medyo nakuha niyo yung sinasabi niya dito, no? May kalaban siya, nag-praise sa Diyos na depensahan siya doon. Pero again, ngayong umaga, ang focus natin yung paano natin matatalo yung kalaban. Okay, so again, pag sinabi natin kalaban, di laging kalaban na kapatayin or ano, minsan tayo rin yan. At actually, nag-stem to. Parang sakto pala, no? Itong aking idea, nilag ko lang po ito ng last year din. Ganun, around that time din. March nga. So, kasi, inahanda ko po kayo para dating sa inyong buhay po yun nga. Magkakaroon kayo ng kalaban. Okay, minsan, naramdaman ko na nga yun. Alam nyo, pag yung consistency, di ba? Pag medyo bumaba yung consistency nyo sa attendance, sa panalangin, Bible reading, may something na yun, may kalabang kayo. Amen? Baka hindi nyo matalo, hindi nyo masalubong. Kaya mayroon tayong mga ganitong sermon at pag-aaral. Okay? So, dumaan tayo sa definition of terms. Again, they gather, hide themselves, and fear on them that are. And then, ayun pala yung objective natin that the brethren may know the enemy tactics and weaknesses. Yung mga ginagawa ng kaaway, kung paano tayo gustong gabiin. Pero meron siya mga witnesses, yung mga kalaban. Amen? Either yung Satanas, yung mga ginagamit niya. O kahit minsan tayo, pag nasa side tayo ng alanganin, minsan, pag nakakarnal ka, nagiging kalabang ka in a way. Amen? Even yung mga ibang pastor, against other pastors, ganyan, kakapatid. Alamin natin yun para alam natin gagawin natin, how to deal with that. And then, entrust the Lord when we have enemies plotting against us. Alam niyo ba yung plotting? Natutunan ko yung word na yan nung, but especially sa Bible. But dati pa, but before yan. Ito yung mga ginagawa ng kalaban na hindi basta-basta. Mahilig naman kayo sa mga ano. Hindi siguro. Pero nauso po yung mga spy movie. Alam niyo yung mga spy movie. Kasi matagal na po yan yung spy, espionage. Isa yan sa mga modern warfare na style. Na hindi rin ganun ka-modern. Kasi nasa Bible din yun. Nalala niyo yung 12 spies, and then yung 2 spies ni Joshua, ni Moses, and then yung 12 nga. So, hindi yan bago eh. Ginagawa yan ng nagigera to gain advantage po. Pag alam mo yung galaw ng kalaban, hindi pa nag-uumpisa yung gera, talo na. Ganun po yan. Or, kaya magkakaroon ka ng strategic advantage kasi alam mo yung galaw nila, alam mo kung ilan yung bala nila, tindi nun. Kung saan nakapwesto, di ba? Naalala nyo, inaral nyo rin sa natin, sa saan ba yun? Exodus Numbers. Inaalam nila yun, ay ganito yung mga tao dyan, ganito yung mga wall nila, ganito yung bala nila, ganito yung armas nila, ganito yung mga tao. So, inaalam natin yun. So, ngayon naman, sa Christian life natin, alamin natin yung mga tactics ng kalaban at minsan, detalye po tayo sa minsang usapan lang. Kaya nag-uusap kayo. Pag nag-soul winning ka, hindi mo naman kalaban yung soul winning mo. Kaya nga. Pero in a way, pag nataniman yan, meron niyang, in a way, parang ginagamit siya ng kaaway sa'yo din. Diba? Kasi minsan, pag hindi tayo pa ano, masyado matured, ano yun, nadi-discourage ka. Pag hindi mo nasalubong ng gusto yung ano, sinasolwin, ay nataniman mo na ng kasinungalingan yon, ganyan-ganyan. So, nangyayari ngayon, iba kaya din nagpapatuloy na natalo na. Okay? Kaya, darating tayo sa ganyang talakayan ngayong umaga.
So anyway, definition of terms muna. Pag sinabing gather, of course, madali lang yan. Sibin lang is, nag-iipon. Okay? Nag- yun na sa title kasi natin eh. Sa'yo po dyan, pabigyan niya ako ng electric fan ay. Medyo malamig dyan, pero dito kasi mainit. Anyway, to bring together, collect, okay, gather. And then, hide. Ano yung hide? Dali, no? Nagtatago. So, iba yung nagtatago-tagoan yung mga bata, pero to put out of sight or secret, okay? So, tinatago sa plain sight para hindi makita. Bakit? May dahilan yan namin. Makita natin. And then, ito yung isa sa mga major, ano natin, ngayong umaga is yung fear na tinatawag. So, maganda ba yung fear? Maganda ba yung takot? Depende kung saan katakot, kanino, at bakit. So, lagi natin sinasabi, walang, ang takot lang na yung maganda is yung takot sa proper authority and then, of course, sa Diyos. Ultimately, no? So, yung mga anak dapat may takot sa magulang galang, okay? E ultimately, sa Diyos lang. Pero sa ibang bagay, lalo sa kalaban mo yun eh. So again, yung ibang kalaban natin, minsan hindi natin totally kalaban kasi badang walang pinakalaban si Satanas, no? Pero, mga false teacher, kalaban din natin. So, pero identify mo ng gusto yung sino yung kalaban mo talaga. Sabi din sa Bible, we wrestle not against flesh and blood. So, hindi yung tao minsan ang kalaban natin, madalas. Hindi yung tao. Kahit pabastusin ka niyan, hindi siya ang kalaban mo. Okay? Madalas. Okay. So, fear naman, pag sinabing fear, ito yung unpleasant offense, strong emotion. Sabi nung isang, ano, napakinggan ko nung ano, isa raw yung malakas talaga yung emotion natin, kaya nai-influensya ang kanyan. Ginagamit din minsan natin sa mga tamang application, katulad mga bata, tinatakot natin minsan pag kailangan mag-behave, hindi behave. Okay? So, pakitaas na nga lang, bad. Lamigan sila eh. Taas mo na lang ulit. Nang sakto lang. Yan. Sige pa, sige pa. Yan, okay. So, yun. So, minsan nga, kailangan niyang fear. Pero, ang talagang titirahin ko ngayon, yung fear ng kalaban sa atin naman at sa Diyos. Kasi ganyan po, sa labanan po kasi, kung sino yung takot, talo agad. Naalala niyo, kailan lang yung Russia nga, Ukraine war, ganun ang ginagawa ni Putin eh. Sinasabi niya, ilang araw lang, tapos na to kasi eh. Sinasabi nila para takutin, para sumuko agad. Eh, pag sumuko ka, talo ka talaga. Eh, hanggang ngayon, ilang taon na? Ilang taon na ba? Dadalawa na ba o? Dadalawa na? So, nag-uubos na sila ng resources doon. So, ganun po yan. Kaya alalahanin nyo ngayon, kaya soul winning, huwag kang takot. Amen? Maganda yung ginagawa mo. Botong Diyos dyan, siya ka nagtuturo sa atin yan, yung gusto nyo mangyari, tapos takot ka, hindi dapat. Silang matakot sa atin. Amen? Sinabi ko na sa mga ilang baraw niya, pero ngayong araw na to, ano natin yan, didetalihin natin yan, okay? Para yung mga matatakotin sa atin, mabaliktad. Sa halip na matakot ka, ikaw na yung matapang, okay? So, fear, reason for alarm or danger. So, medyo basic na yan. So, ano naman yung So, kanina lang, di ba, yung kinanta nyo, ano yung Madali yan sa arrow, di ba? Parang, yan. Pero ang sa Bible kasi, na, madalas ginagamit yung sabi kanina sa ating kwanta, di ba? Sabi doon, the erring child has records sa ano? Ha? So, sabihin yung nagkakamali lang. Simple lang po yan, nagkakamali. Nasa mali. So, again, na yung sinasabi natin kalaban minsan, kausap mo lang. Masa isang topic lang, no? Nabanggit natin kayo yung ating bisita last week, no? So, tinanong natin, di ba? So, may mga bagay na, hindi natin siya kalaban, pero sa bagay na yun, positive ba, pre-trib? So, di pwede pareho, kasi isa before, isa after. So, minsan, kung mali yung tinuro, mali. Hindi pwedeng natanggapin mong mali na. Okay, ngayon, again, mayroong order of priority yan. Hindi naman laging
Ibig sabihin, kinokorek mo siya doon, mali na siya, kalaban na siya. Hindi, ganun eh. Iba, ganun ang laging to. Kalaban yan eh. May nagsasabi sa ating ganun. Hindi natin ka, ano yan. Define mo nga kung ano. Bakit, ano nga, independent nga tayo, pag-usapan natin yung topic. Sana nakukuha natin, okay? So, pag sinabing err, to make a mistake or violate an accepted standard or conduct or stray. Ibig sabihin, umaalis ka na sa tama. So, erring is mali lang. And then, yung wait, ito yung mga keywords natin today kasi. Pag sinabing wait, hintay lang, alam na alam nyo yan. Pero, again, pag sa Diyos tayo naghihintay, yan, stay, to stay in place in expectation of. So, may hinihintay ka, hindi ka lang hintay minsan, naglilingkod ka rin sa Diyos habang naghihintay ka. Okay? May ina-expect ka kasi. So, yun yung gusto natin kunin ngayon. Okay? At nabanggit ko rin sa isang sermon, no, yung parang pag leader mo, naghihintay ka sa kanya. No? Ano ba ito? Leader, boss, ano ba? Go ba tayo? G ba? G? O, game ba? Di ba? So, kasi siya yung magsasabi kung go, hindi, o anong gagawin natin iba. So, you're waiting on His lead. Ganyan yun. Sa Bible, madalas na babasa nyo yung waiting on the Lord, di ba? So, nag-expect tayo sa Kanya at naghihintay tayo sa Kanya ng commandment or kung ano man yan. And then, ito yung nabanggit ko sa ating objective. Pag sinabing plot, ano yung sinabing plot? Hindi lang basta nag-drawing yan. Iba, nag-drawing. Yeah, small. Hindi yan, small area. Ang ibig sabihin natin dito, ito yung ginagawa, pinaplano. Ito, nasa man. Hindi yung nagdo-drawing lang. Another definition yan is yung, ayan, to plan or contrive, especially secretly. So, pinagpaplano, paano kaya si ito, si DM, active to sa baptism? Ano kaya gagawin natin dito? Ano makahinaan ni DM? Baka ano? Ganun yan, di ba? Nagpaplanuhan ka ng siguro, barkado, parang ganun sa amin eh. Barkada ko, sabi pa naman sa akin. Gusto kong maibalik si Ace dati, iba ka na ngayon. Iba ka na. Dati eh, ikaw yung inuman eh. So, gagawin nila, magplano tayo ng mga get together, tapos punta tayo sa lugar na, yan, ganun yun eh. Para lang maano ka. Kaya si Pamela, hindi ko na rin, nakikita siya ng mga ano doon, mga tao doon, so, may iba-isa pa. Nahisilaw kay Pamela, masyado mabait. Gawin natin, ano, mabait ka ba? Anong hindi? Humble lang. Pero kung natin gano'n, di ba, lagi nakapalda. Misan, nakashort din to, pag nasa bahay lang muli. Pero napansin yung mga ano niya, di ba? So, nagpaplano sila, paano ka magiging kagaya nila? Kaya yun yung pinag-usap natin ngayong labanan, ha? Pero syempre, alam ka namang sabihin nila na ano, outwardly, di ba? Alam mo, Pamela, o kaya Rafi, alam mo, gusto ko itong mapahamak eh, kaya itong drugs. Yan. Sumamba tayo kay Satanas. Hindi ganun. Hindi nila gagawin yun ng lantaran. Okay? So kaya ito yung isa mga keyword natin, yung plotting, pinagpaplanuhan ka niyan. Tapos mag-uusap-usap, paano natin maano? Paano ginawa kay Jesus? Saka sa mga apostol. Okay? So, malinaw na. Plotting. So, again, balik tayo sa ating chapter, no? So, ang pinakang pupuntahan ng ating sermon ngayon is ano nga, no? Things to note about our enemies' fear on our work with God. So, basically, takot sila sa atin or sa ating lakad. Alam nila yan. Maniwala kayo, mga atheists. Inaaral nila tayo. Alam nila yung Bible ang ating lagi sinasabi. Kasi may tiwala tayo dito. So, kaya tatalunin nila yan. Subukan nila. At matagal na lang ginawa yun. Binababoy nila yung Bible. Nilagyan nila yan na iniiba nila. Di ba? Gagawa sila ng version na ma-undermine yung kabanalan at katalinuhan, wisdom, at kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, ang gagawin nila, gagawa sila ng kunwaring Bible. Bible din naman ito, pero mali-mali. Pag yung nga iba, ayun, ganun din naman yung religion, ba't ang daming religion, dami yung Christianity, kasi kay buloy na naman, di ba? Feeling ko din yung mga persecute yan eh. Kasi raulo din yung mga nag-aano sa kanya eh. Hindi yung, kitang-kita ko sa umpisa pala si Risa Ontiveros, wala na. Hindi niya, di-diretso, hindi niya kaya.
Matalino pa sa kanya, sira uli, anak ng demonyo yun eh. Hindi niya kakayanin yun. Kaya ngayon, parang nagpapalabas lang yung mga yan. At ang biktima dyan, yung mga pobreng mga Pilipinong walang kaalam-alam. Nababalita lang, ay, ganyan pala yung mga pastor na yan eh. So ngayon, pag nag-soul winning tayo dyan, ay, pastor ka pala, ay, lalo mo si Kuy Buloy. Kaya pag sinabi kong gano'n, talagang diretso gano'n, sira ulo yun, ginagano'n ko agad. Para maintindihan nila na wala kasi lang sila kalam-alam. Sila yung biktima doon. So yan, nagpapalabas yung mga yan. Ba't ko ba nasabi yun? Yan, so kaya para malaman natin na sila yung dapat matakot sa atin. Kaya gumagawa po yun ng mga ganyan, mga palabas po nila yan. Alam nila, pag ang tao na turuan ng salita ng Diyos, walang sasamba sa demonyo, walang magkakarnal na eh. Actually, maglilingkod tayo lahat sa Diyos. Pag alam mo yung salita ng Diyos, sa totoo lang, wala silang lusot. Yung mga 80s, may exposure ng mga bobo sila. Mga bakla, nakadiri yan. Alam nyo yun. Malalaman ng mga tao yun, wala na magbabakla. Kung may bakla man, matatakot yun, magtatago yun. Amen? Ngayon, naglantaran sila ngayon eh. Nayayabang pa kasi sinusuporta sila sa mga sinong demonyo sa gobyerno tsaka sa Hollywood. Pero pag nalaman ng tao yung salita ng Diyos, pinapatay nga yung mga bakla. Tapos alam nyo ba yung ginawa sa kanila? Sabi doon, and Asa did what was right in the sight of God. And he took out the Sodomites. Pinatay ni Asa yung mga Sodomites. Natuwa yung Diyos. Bakit? Kasi galit ang Diyos sa bakla at tomboy kung ano man yan. Eh yung anak niya rin, Jehoshaphat, ganun din. May natira pa, pinatay din. So walang magbabakla ngayon kung alam ng tao yan. Itindihan nyo ba? Kaya takot sila. Sila ang takot sa Christianity. Kaya pansinin niya sa mga pelikula, lagi nilang puro paano lang yan, patirada lang yan. Ganun, katakot niya mga yan sa atin, sa salita ng Diyos, sa Diyos. Pero sa ngayon, dahil ang judgment ng Diyos, medyo dinidelay niya. Ganun, di ba? May, ano yan eh, may delay. Para binibigyan niya ng pagkakataon yung mga tao makakilala sa kanya at maligtas. Pero iba talagang hindi. Yung nakikita niyo na yung context na takot sila sa atin. At ngayon, isa-isayin pa natin yan para mag-solidify sa ating utak yan. Hindi tayo matakot. Kasi alam natin, takot sila. So again, things to note about our enemies' fear on our walk with God. Takot sila sa atin. Ano ino-note natin? Number one, sabi po dito, be merciful unto me, O God, for man would swallow me up. He, fighting daily, oppressed me. So again, ito yung panalangin lang ni David. Pero actually, sa lalim ng salita ng Diyos, may mga points dyan eh. Bakit? Ano yung pwede natin pag-aralan dyan? So yes, may mga ano siya, kalaban siya. Pero makikita natin dito sa ating topic. So ano sabi dyan? Swallow up. Alam nyo ba yung swallow up? Lamunin. Di ba? Tama ba? Gusto ka lamunin. So hindi ka lang niya gustong mamatay, matalo, kaya mapilayan, o umalis ka na dyan. Gusto nila, lamunin ka nila. Kaya ang first point natin, dahil takot sila sa atin, mag-iwaiwalay nga kayo ba doon ka sa tabihan mo itong dalawang doon? Dito. Umuwi ka doon. Yan. Number one. So alam natin na takot sila kasi gusto na nila tayo, number one, they want us gone. Gusto nila swallow up the... Gusto tayo maubos. Ganyan po yan. Alam niyo yung mga bakla na naman, alam nilang di sila katanggap-tanggap. Ang layo nila sa katotohanan eh. So, pero ba't pinipilit nila? Pinipilit na yan. Tanggapin mo kami. Ang gagamitin nila yung mga kanta, yung mga Hollywood, tapos may mga bakla sa mga talk show, ganyan. Umpisa-umpisa lang yan eh. Nilagay nila yan dyan kahit di ka tanggap-tanggap. Pero kasi mga tao, minsan walang magawa. Nanonood ng TV. Sige, tanggapin na nga natin kasi lagi natin nakikin, pinapanood mo nga yun, diba? Ganun, eh, wala naman akong choice eh. Hindi naman nila, hindi ganun kabilis yung utak ng ibang tao eh. Eh sabihin nila, oh, sige, tinatanggap, napanganood ko yun, nakakatawa naman siya, therefore, siguro katanggap-tanggap. So, iniunti-unti tayo niyan, pero ini-inject nila, inaral nila yan, mamaya, punta tayo dun. Ito gusto ko lang sabihin dito, yung kalaban daw ni David dito, at ngayon, yung mga kalaban natin, anong gusto nung gawin sa atin? Gusto tayo ubusin. So, kasi takot sila, pag tayo na natili, at nag-tribe, at nagpatuloy ang church, nag-aaral, naglilingkod sa Diyos, ubos din sila eh. Ang gusto nila hanggat maaari, ganun. Kaya, ano ba yung, naalala ko tuloy yung kanta na naman nila, no?
Yung alam niyo yung kanta nilang ano, talagang silang hindi ano. Si ha, basta yung hindi tumatanggap sa bakla, si daw hindi pupunta sa langit. Tigas ng mukha ano. So yung hindi tumatanggap daw sa bakla, sila yung hindi pupunta sa langit. Ha? So pinakialaman nila yung isang sacred topic, no? Yung pagpunta sa langit sa impyerno, binaligtad lang nila. And nag-a-appeal sila sa awa ng tao. Eh, naapi yung bakla, ikaw hindi yan. Ang Diyos nga pumapatay sa bakla eh. Kung yun ang alam mo, kung alam mo yun. Kaya dapat natin malaman yun. Walang masama doon kasi talagang hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yan. Nakita niyo yun? So ngayon, gusto nilang i-swallow up. Pero, hindi nila magawa yun eh. Pero gusto nila. Kaya gusto ko lang malaman dito, o gusto kong sabihin, dapat alam niyo yun. Hindi yung okay lang yan, hindi tayo ano yan. Yung mga bakla, hayaan mo lang. Ngayon mga kulto, hayaan mo lang. Eh sa Amerika daw ngayon, yung mga Muslim, lumalakas na. Kaya sabi ng mga Kristiyano, ano ba nangyari sa atin? Tinolerate lang natin sila, pinapasok natin kasi ayaw natin, gusto natin may religious freedom. At kung by faith ang pananampalataya at ang religion at ang Christianity, dapat bigyan natin sila ng pagkakataon mag-reject. Tama naman yun. Ang problema na sobrahan. So sila lang yung sinasakop. So mali rin yun. Okay? Kaya gusto ko lang sabihin dito, dapat alam natin yung kalaban natin, gusto tayong i-swallow up, mag-ingat ka. Hindi yung maaawa ka pa sa kanila. For example. Okay? So alam natin, kung ay mga addict dyan, alam natin masama, nausira ulo niya, pwede magnakaw, pwede pumatay. Eh wag naman natin kulong. Sa New York, binibigyan pa sila San Francisco. Sobrang loko-loko na yung gobyerno nila. Binibigyan pa sila ng ano, drugs. Maniwala kayo sa hindi. Masira ng ulo ng mga tao doon. Kawawa naman sila. Ayaan nyo lang mag-drugs. Anyway, so dapat alam natin na gusto na tayong ubusin. Therefore, tawag dito, gawin natin yung dapat natin gawin. Okay, mag-ingat. At kung sakaling dumating sa point, ano, okay, gusto ka nang ang papatay nila ngayon, okay, mga galit sa bakla. Dati, ang mga bakla pinapatay. Ngayon, ang gagawin nila, patayin nila yung galit sa bakla. Eh, pandali lang. Nangyari po yan sa US, kaya dito kahit sa Pilipinas, kaya nagkaroon ng ganung batas. Baliktad na sabi. Kasi sinasulong nga yung sogi, di ba? Yung mga bakla, gusto nila ikasal. Dapat, payagan nyo yan! Eh, kadiri yun, una kadiri yun, pangalawa, hindi talaga tama. Ngayon, ang gagawin nilang kalaban, yung mga daw, yung mga pastong, pag tinanggihan mo yan na ano, sila ay kulong mo. Kaya, yung iba naman, kaya ginawa, o protection na natin yung mga pasto, dapat pwedeng tumanggi. Dumidepensa na tayo, sa halip na opensa tayo, tayo na dumidepensa. Kasi nga, hindi naintindihan na may laban, at may mga loko-loko talaga na sila yung dapat ubusin. Okay? Ngayon, tayo, sila, gusto tayo ubusin. Ganun lang yan eh. Zero-sum game na tinatawag. So, anyway, dapat maintindihan natin. So, number one, they want us gone. Number two, sa verse 5, anong dapat nating malaman? At pampansin natin na sila ay takot din sa atin. Number, verse 5, sabi niya, every day they rest my words and all their thoughts are against me for evil. Ay, napansin nyo doon. Ang sabi dyan, everyday they rest my words. Pag sinabi pong rest is twist. Okay, rest, wrestling. Kaya yung wrestling, di ba, nabalibag, ganyan. So, kala ko rin balibag yun. Pero pag si rest talaga, actually, tinutwist. So, kaya pa, pinipilipit yung kamay, nag-wrestling, ganyan. So, paano, anong sabihin ng tinitwist yung words? Paano may tutwist yung words? Yan, tulad doon, nasa bakla na naman tayong ano, topic eh. Sabi ng mga baka madalas sasabihin nila, di ba't sinabi ni Jesus mahalin yung lahat ng tao? Eh ba't galit kayo sa bakla? Paano yun? Totoo ba yun? Sinabi ng Diyos na mahalin yung tao pero may exemption dun. Kung ay Satanas, mamahalin mo ba Satanas? Oo. Oh. So, ang ginagawa ng kalaban, dahil takot sila, ang gagamitin nila ngayon, yung mismong salita ng Diyos, so salita mo, gagawin na itutwist nila. Parang, alala ko yung ating topic na naman sa Repent of Your Sin, di ba? Sinabi sa akin, sabi si Pastor Reyes, hindi naniniwala sa repentance.
Hindi yun ang sinabi ko. Ang sabi ko, sinasabi ng salita ng Diyos, natutunan ko rin. Ang sabi sa Bible, tama, mag-repent kami. Ano tayong preaching yan? Isa, dalawa, tatlo na nga eh. Ang hindi sinasabi natin dito, yung repent of your sins para maligtas. Kasi pag sinabi yung repent, turn. At pag you turn your sin, at requirement ang mag-turn sa kasalanan, pagsisihalat ng kasalanan, bago ka maligtas, hindi na maliligtas yun. Kasi, ito yung paano yung mga bagay na hindi mo kayang pagsisihan sa ngayon? At yung mga iba nga na hindi mo alam pa. Sa palagay mo, hindi naman kasalanan yung magsigarilyo. So, ang daming mali doon. Pero ba't sinabi nila na hindi na umiwas ka dyan kasi hindi naniniwala sa repentance yan. Nakita nyo kasi nungalingan? Pero may ano, may pinagkuhaan, pero mali. Pero ang point natin dito, kaya sila takot sa atin at anong ginagawa nila na dapat natin maintindihan. Okay, dapat alam natin na ginagawa nila to dahil takot sila sa atin. Ano isang ginagawa nila? Number one, they want us gone. Therefore, take note na matindi ang labanan. Gusto na tayong mawala. Pero number two, they resort in lies. Napansin nyo, again ha, pasok lahat kahit hindi lang itong mga unbeliever, mga anak ng demonyo, pati mga anak ng Diyos din, ha? Pag alam nilang mali sila, ginagawa nila to. Okay? So, they want us gone. Kaya ganoon po rin yan. Kahit mga kapastoran din, ayaw nilang pansinin or gusto nilang mabaliwala yung mga nagtuturo na against sa tinuturo nila, katulad pre-trib. So, gagawin nila ito, mga bubuya yung mga positive na yan. Ganun lang agad yun. Parang, okay, may niwala dyan. Gusto namin ganyan, wala yan. Dinidismiss agad para wala nang makinig. Okay? Ay, mga Baptist na yan. Ano yan? Mayabang yan, ligtas daw sila. Ganun ba? Yung mga style eh. Yung mga Catholic, yan nasabihin sa atin kasi sa kanila, hindi sila siguradong ligtas sila kasi hindi talaga ligtas sila. So, hindi dismiss tayo, ganun lang. So, ano pa? So, yun. So, nagsisinungaling sila. At, this is particularly applicable sa mga ligtas din, no? Kasi, pag ligtas ka, alam mo namang masama magsinungaling. Kahit nga hindi ka ligtas eh. So, ba't mo nga gagawin yun? Yun ang point dito. Kasi, takot ka. May takot ka, kaya ang gagawin mo, ayaw mo nang usapang totoo. Ano ba totoo dito? Hindi. Gagawin mo agad, sinungaling ka agad. Kahit alam mong mali yun. At again, i-apply nyo to kahit sa ibang area ng buhay natin, dila sa doktrina, kahit sa inyo, magkakapatid. Pag kailangan mo magsinungaling, nasa mali ka na nun. Kasi pag nasa tama ka, hindi mo kailangan magsinungaling. Actually, hindi ka talaga magsinungaling. Gusto mo ma-bot out yung katotohanan. Ganun po yan. Okay? Okay, number one, they want us all gone. They resort in lies. Ayan, naalala ko tuloy, ganun din. Kahit mga kula, pasto sa pasto, ganyan. Iisipan mo ba ng mali, gagawin ba ng mali yung kapwa mong pasto? No, hindi dapat, di ba? Sabi dito, their thoughts are evil against me. Gusto kong gawa ng mali. Okay? Kasi nga, takot na sa'yo. Ibig sabihin, yung paninindigan mo, makita ka lang nila, natatakot na sila kung anong pwede mong gawin. Kahit tayo, kaya magsisinungaling ka ngayon. Ano ba tinuturo niya kahit hindi naman ganun? Diba? Kasi kung again, kung may mga pag hindi pagkakaunawa, hindi tanungin mo, ganun lang kasimple yun, tanungin mo, pag-usapan natin. Kung nasa katotohanan tayo, pero pag dahil may takot ka, i-dismiss mo na lang. Huwag natin pag-usapan niya, ganyan lang naman yan. And then, oh, sige, move on. Okay? So, isa sa mga ginagawa ng mga kalaban and then even mga kapatid na nasa mali. Next is, again, verse 2. Banggit dyan, mine enemies would daily swallow me up. So, swallow again. Pero sabi dito, They be many that fight against me. And then sabi din sa 6, they gather themselves together. Ngayon, anong napansin natin dyan? Pag ikaw ay mali at takot ka, anong gusto mo madalas? Parang yung mga sa Bible din, o kaya ka na, magkalaban kayo dito. Kunwari lang ha, si Juliana, tsaka si Julia, magkalaban kunwari.
Kaya pag natalo nun sila. So ang madalas ginagawa niya mga bata, di ba? Kukuha kayo ng kakampi. Ang gagawin, kukwento nito kayo, ay, alam, si Julia, ganyan yan, ganyan. Ito nun, ganyan. So pag marami kang kakampi, sa palagay mo, tama ka na. Pag marami ba kayo, tama ka na. Ibig sabihin ba nun? Hindi lagi, pero mayroong maraming ganun. Kaya ito po mga kulto, marami silang mga tactics para magparami sila. And therefore, pag marami na sila, sabihin, anong mali, marami kami. Pero hindi ganun nag-work ang katotohanan. Hindi marami, tama agad. Okay? And then, ganun din naman, i-relate natin sa gera. Kaya naalala ko si Jonathan. Naalala si Jonathan. Nakakaaliw yun eh. Ang galing eh, sabi niya. Sabi niya, ang Diyos naman, di naman nagliligtas siya kung marami o konti eh. Pero minsan, maganda rin yung numbers. Pag marami kayo, panalo kayo madalas. Pero hindi, at pinatunayan ni Jonathan yun. Dalawa lang sila, nilang pinatay nila, 20 agad. And then later that day, panalo yung Israel. So yun ang prinsipyo dito, ganun. Tayo naman, ganito rin naman. Kahit sa modern warfare ngayon, ganun. Hindi ibig sabihin marami kayo, panalo na kayo. E paano matalino yung ano, ang kalaban mo? Kunwari, isang daan kayo, kunwari, mga ang gamit nyo, tabak. Magaling, sige, magaling kayo. Kaso, yung isang may granada pala. Nanalo ka ba doon? So, yun ang prinsipyo dito. Pero, pag takot ka, gusto mo, marami kayo. Yun ang gusto kong sabihin. O sa suntukan, yung basa, kaya, hindi natin natutuloy yung ating programa sa self-defense, no? Kasi, yun ang gusto ko, kasi, malalaman mo yan eh, sa pagalingan niya. Ngayon, ito, kahit mga lalaki, misa may mga pride tayo, diba, suntukan tayo, ganyan. O, sige, pantay naman ang laban. Alam mo, hindi ka mananalo, takot ka, anong gagawin mo? O, kasama ka ng malaki, di ba, ganyan. O, yun yung gagawin nyo na. Yun yung normal lang sa tao, yun ang gusto sabihin doon. Ay, pag takot ka, kala ko ba tayo lang suntukan, ba't ka nagdala ng isa pa? O, yan. Kasi takot ka, yun ang gusto kong point dito. Kung talagang may gusto kong patunayan, kayo lang, di kayo lang. Amen? So, again, di ko sinabing gawin nyo yun, ha. Sinasabi ko, yun ang normal. Kasi nga, pag may, ganyan, lalaki sa lalaki, gusto nyo patunayan kayo, tayo lang. Ha? Nung pinag-uusapan na yung mas malakas, mas magaling, hindi, tayo lang. So, i-relate natin sa ibang bagay. Ano? Nabanggit natin kanina yung mga kulto, di ba? Nagpaparamihan yan. Therefore, kahit napakarami ng Katoliko, hindi ibig sabihin ng tama sila. Hindi ganun ang katotohanan. Hindi yung paramihan. Okay? So, ano ba? Yung ganun naman, yung nabanggit ko na kanina, yung mga naghahakot ng kakampi. So, ganun din sa doktrina naman. Ganun pa rin. O, ilan ba naniniwala ng ano? Na one save, always save. Baptist lang po yan. Nakikisaw-saw lang po yung iba dyan. And then, bandang huli, ituturo nila yung opposite nun. One save, always save. Pero pag matinding kasalanan, wala ka. Ano ba talaga? Di ba? So, yun. So, hindi ibig sabihin marami kayo sa doktrina, tama na kayo. Pero pag takot ka, kailangan marami kayo. Pero kung hindi ka takot, kabaliktaran nung kahit mag-isa ka, ito yung tama eh. Nakita niyo yun? So takot again yung mga kalaban natin, pag nasa totoo ka, takot yan. Kaya gumagamit yan ng kasinungalingan. At pangat-una, gusto na mawala tayo para wala silang problema sa palagay nila. Eh, pero ang Diyos, magre-raise up pa rin yung another, yung mga totoong likod niya eh. Amen? Hindi tayo mauubos. Ang dami nang sinubukang patayin, di ba? Kaya nga na Christianity dumami, kabaliktaran eh. Gusto tayo ubusin, lalo dumami. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng peking Christianity. Naaral na natin sa history, di ba? So, yun, number one, they want us God. Number two, they resort to lies. And number three, they capitalize in numbers. Gusto nila marami sila. Kasi takot sila. Nilalaban ang harapan. Sa doktrina man yan, o sa harapan, gera, pag takot ka, gusto mo, magparami muna. And then, saka ka, lalaban. Pero pag nalaman mo pa rin, kahit marami kayo, talo pa rin, atras pa rin. Naalala ko tuloy China, ganun nangyari sa kanila eh. May history na ganun. Ang dami na nila, kaso nabalitaan nila pang ito yung kalaban, no? Kala natin, hindi lalaban eh. Atras sila eh. Kaya naka-record yun. But anyway, ganyan din tayo. Again, hindi masama minsan umatras. Pag
kalooban ng Diyos. Amen? Alamin natin yun. Okay? Okay, so number one, they want us God. Number two, they resort in lies. Number three, they capitalize in numbers. And sabi dyan, nagpaparami sila. And then sabi dyan, there are many. Kahit marami yan. Malinaw dito, si David, sinasabi niya, marami yung kalaban niya. Alam niyo yung nangyari kay David? Bandang huli, at least, nung sumusunod siya sa Diyos, pinagpala siya, nanalo siya. Amen? So, ganun ang pattern niya. Ganun tayo dapat. So, winning. Pupunta tayo sa... Hello. Ayan. Okay pa. Okay lang ba yun eh? Yung rep, patay na talaga. Itong aircon. Yung aircon. Napakinggan nyo ba? So, asan na ako? May demonyo. Nagagalit na yung demonyo kasi takot na. Mira, they capitalize in numbers. So, number four, may dalawa pa eh. Ito na yung pinaka actually, dito tayo mag-focus, number four and number five, no? So, ano pa, paano natin sabi, takot sila, pasto, hindi, ako yung natatakot kasi hindi, ang natapang nila, yan, makita mo na yung mga bakla, may bata sila, pati yung presidente ng Amerika, paglalaban daw yung mga bakla, hanggat, ano daw, hanggat, yun ang sabi nila, sinumpa nila yan, si Trump, si Biden, si Obama, gusto nila sa buong mundo, may bakla na daw yung mga buong, sinumpa nila yan. Anong laban natin daw, pasto? Sino ka ba? Sila ang takot. Sabi dito, verse 6, ito yung pinaka-verse natin eh. They gather themselves together, they hide themselves. Ano yung sabihin nun, pasto? Paparami sila, saka sila magtatago. Ang galing na salita ng Diyos, di ba? Simple lang siya, pero pag dinirive mo talaga yung sabihin, maintindihan mo yun. Nag-gather sila, marami na sila, saka sila magtatago. Anong sense nun? Ganito yun. Pag ikaw takot, hindi ka magpapakita nga agad. Diba? Galit ka na pala. Hindi ako galit. Pero may kutsilyo ko pala dito. Hindi ako galit. Diba? So, yung mga ganyang style. Kaya ang number 6, mabilis lang po ito, sabi dyan. Ano? Number 4, again, they want us gone. They resort in lies. They capitalize in number. Pero number 4, they hide. Fight in the shadows. Alam niyo, parang kanina sinasabi ng espionage. Mga spy. Bandang huli, kala mo kaya, isa sa mga ibig sabihin ng spy, kala mo hindi mo kalaban, pero kalaban mo pala. Okay, parang Judas. So, ang laban nila, kaya dapat maintindihan natin to, paano tayo matalo, ang laban nila, hindi direct. Ganyan po yan. Okay, kaya again, sa doktrina, ganun yan. Hindi naman kami naniniwala na, ano eh, naniniwala kami by grace. Pero, gagawa ka din. Diba? Hindi nila sabihin, ano yan eh, nang directly, ano ba? Ang Katoliko, ano ba? Hindi naman kami sumasamba dyan, pero lumuluhod lang naman kami. Pinupunasan namin. Pero hindi namin, kaya nakaluhod kayong ganyan, parang mga Muslim. At pinaparada yun, tinataas yun. Puro, ginang ibig sabihin ng worship sa Bible. Dinadapaan mo, pinapanalangin, tinataas mo. Pinaparada pa. At sabi mo, hindi naman mga Katoliko, hindi naman kami sumasamba sa Diyos-Diyosan eh. Yung sinasabing double talk. Hindi na sabihin directly na sumasamba sila doon, pero ang totoo yun talaga. Okay? So yun yan, they gather themselves together, they hide themselves. Hindi nila papasabihin sumasamba sila, pero yun ang totoo. Ano pa? Hindi nila sabihin hindi sila ligtas. Siyempre, sinasabi nga ng Catholic, wala daw kaligtasan sa labas ng Catholic Church eh. Ganon din sa Iglesia ni Manalo. Sabihin sila lang, kami nga lang totoong church eh. Pero pag nandiyan sila, hindi nila sabihin agad yun. Mormons, ganun din. Ano mga kalokohan ng mga Mormons, hindi nila sabihin agad yun kasi they hide themselves. Gusto nila, hindi sila agad ma-found out, nakulto sila. At pag in-expose nila yung turo nila, alam mo agad, kulto talaga eh. Isang propeta, isang bida, isang church. Kultong-kulto yun. Pero they hide themselves. Huwag nila sabihin agad yun. At pag tinanong yung mga Mormons, ang tinuturo kasi ng Mormons, marami daw Diyos. At pag tinanong mo sila, hindi, isa lang ang Diyos. Pero pag alam mo yung tinuturo nila, eh, may sinasabi sa inyo na mayroong planeta na kung saan ay ang daming mga spirit babies at kesyo si
si Jesus at saka si Satanas ay magkapatid, at si Elohim ay Diyos lang nitong mundo na to, yung ibang universe, iba yung Diyos. Didepensa na yan. Kasi yun ang tinuturo sa kanila eh. So pag alam mo gano'n, sabi niya, eh di ba sabi sa Bible, maraming Diyos. Sabi mo kanina, isa lang ang Diyos, ano ba talaga? Pag naramdaman niyo, kahit kayo minsan, pag alam niyong alanganin kayo, naging sinungaling kayo, tinatago niyo yung tunay niyong pinaniniwalaan. Piniwalaan mo, sabihin mo. Tatayo yung katotohanan niyan. Eh, kahit yung mga usap natin yan, sa Repent of Your Sins, sa Tribulation, 2040, takot yan. Wala akong nakitang ano, pag alam nila, hindi nila alam yun eh. Sumusunod lang sila kung kaninong tawag dito, libro, okay? Ganun lang yung mga yan. At ganun din sa Israel, yan, mga usapang ganyan, yung mga sensitive topic eh. Okay, so may namatay bang aircon? Uminit. Mga kailangan patay, hindi. Ang i-advise na lang. Anyway, yan natin mga siraan ng ano. Number one, they want us gone. Number two, they resort in lies. Number three, they capitalize in numbers. And number four, they fight in the shadows, not directly. So dapat alam natin yan. Takot sila, alam natin yan. At pag sinabi, umpisa pa lang, usapan. Ano ang pag-usapan natin? Hindi natin pag-usapan yung mga ganyan. Pero minsan tumitira pa nung pasad, ang tawag dito, pasabit-sabit, ang tawag doon? Pahapyaw, pasaling, parang. Ano mo sabi mag-usapan? Pag-usapan natin. Yan. Takot yung mga yan. Amen? So alam niya, kaya tayo mag-soul winning, yun agad yun. Hindi natin kinakahiya yun. Ligtas ka ba o hindi? Hindi natin pinag-iayabang ha, pero kinoconfront natin sila ng katotohanan na mali yung tinuro sa kanila ng Dorfor, hindi naman sigurado yun. Never. Malayo sa kanila yun. Para sa kanila kalokohan yun. Para sa kanila nahihiya silang pag-usapan yun kasi mali sila doon. Hindi tinuro sa kanila, hindi lang malalaman yun. Kasi takot sila. Yun ang point natin ngayong umaga, takot sila. Huwag kang matakot, sila ang takot. Number five. Tapusin ko na ito, pero medyo detalye pa ito eh. Tsaka yung conclusion natin mahaba, kaya tapusin natin yung points. Number five. So bukod sa they want us gone, they resort in lies, they capitalize on numbers, parang yan. They hide, fight in the shadows. Yung mapapansin natin dito sa verse 1, may constant theme dito na sabi sa 1, sabi dito, he fighting daily oppress me. So pinag-iinitan ako araw-araw. And sabi rin sa verse 2, sabi dyan, my enemies would daily swallow me up. Sabi rin sa verse 5, every day. So hindi sapat yung ano eh, yung bumanat sila eh, mga Kristiyano, wala yan, mga Baptist, wala yan. Then kakalimutan na, hindi. Ulit-ulit nila yun. And then, sa verse, ano ba ito? 5, yan. Sabi dyan, all their thoughts are against me for evil. So lahat, gusto ang sama lagi ng tingin nila sa'yo. Ano sabi sa verse 6? Sabi dyan, they mark my steps. Alam niyo yung mark my steps? Ano yung mark muna? Markahan. Kasi tinitingnan nila, si ano ngayon, si Ray Ray, nagsimba ulit yan. Check. Si Mamea niyo, mayroon niyang ano, minamonitor natin yan para malaman lang natin kayo din. Pero yung demonyo, nakatingin din yan. Ay, si ano nga, hindi nakikinig. Inaalam nila yan. Sabi nga nung kasabihan, sabi nila, the devil is on the details. Alam, narinig nyo na ba yun? Kasi alam nilang talo sila, pero sila ngayon, gagalingan nila. Kaya ang point natin dito, number 5, nakita nyo na ba yun? Parang, gusto mo bago ko sabihin yung point. Ano ba yung mga ginagawa ng mga, ano? Pag ikaw inispayan ka, nila alam kung anong kinakain mo, saan pupunta to ngayon? Ay, ganyan. Kung nag-hold uping ka. Galit na galit siya. Kunwari, si anak ni Kuya John. Kunwari lang, mayaman si Kuya John. Si gusto niyang saktan si Kuya John. Aalamin niya, sino mga anak niya? Ah, ito si, ano, makulit to.
bigyan mo lang to ng candy, sasama to, gustong kidnapin. Ah, alamin nila yan. Eh kung pinoproteksyonan mo yan, paano nila makikidnap yan? Alamin nila, eh, pag ganitong oras, lumalabas yan. At ang gusto ni Richie ay candy. At pag, inaalam nila yan. Ganun po yan. Ngayon tayo, wala mang kidnap sa atin, wala tayong pera, eh, di ba? Pero yung mga kidnapper, ganun ginagawa niyan. Alamin nila yan lahat. So, the devil is on the details. So, kasi alam nila, bakit inaaral nila yan? Kasi alam nila, mas madali silang mahuli. Tayo, pag nagkaisa lang tayo din, nakita mo lang dyan, may parang may ikot-ikot dito ah. Mga kapitbahay, may nag-iikot-ikot dito. Ang dali nilang mahuli. Kaya ang point natin dito, kaya sila ay takot. Kasi iniisa-isa, ba't inaalam nila yun? Di ba yung mga atheist, ba't alam nila yung Bible? Kung di sila niniwala may Diyos, ba't alam yung Bible? Pero alam nila kung may contradiction daw, alam nila yan, kung quote pa sila, alam mo ba sinabi dito? Ba't may naalam yan? Kasi takot ka. Pag maraming tao, naturuan ang salita ng Diyos, huwag mo kayong tanga, eh, tanga naman talaga yung mga atheist eh. Ano ba, yung mga kulto, ganun din. Pag inaaral natin, mga ba, inaaral natin lahat ng kulto, alam natin at least yung mga main points natin dyan eh. Iglesia ni Manalo, si Jesus tao lang. Dumog agad dyan. Di ba? So, ang gagawin nilang inaalam nila tayo para alam nila kung paano sila iiwas. Kaya ang point natin, number five, number one, they want us God. Number two, they resort in lies. Number three, they capitalize in numbers. Number four, they hide. They fight in the shadows, not directly. Pero number five, they go through ridiculous amount of effort. This is OA na to. OA na to. Takot siguro to. Talaga, takot yan. Kasi kailangan nilang alamin yun eh. Sabi nga sa'yo, again, yung katotohanan, ano bang kasi nung kanilang ginawa ng mga Catholic na lang muna ulit, balik tayo sa Catholic, no? So alam natin, malinaw sa Bible, galit ang Diyos sa mga idols. Yung mga idols, alam natin, idol eh, yung ginawa ng kamay, sasambahin, alam nang nasa Bible yan, madaling patunayang mali yan. So, anong gagawin ng mga Katoliko ngayon? Yung mga nanloloko sila. Lahat po yan, may sagot na sila. Di ba? Nabagit ka sa iba. Hindi naman ako sinasamba yan. At ang madalas kwento nila dyan. Di ba? Pag yung nanay mo, may picture siya. At hindi naman nananalangin sa nanay ko eh. Tinitingnan ko na para lalaki nanay ko. Pero hindi yan Diyos. Pero yun ang kwento lagi nila. Hinahanda nila yan. Inaalam nila yung psychology ng tao. Maniwala kayo. May kilala ako dun eh. Na, yun nga, sabi, yung pinsan ng aking best friend nung dati. Nagkwento ako, anong inaaral nyo doon? Nasa kumbento kayo, ilang inaaral yung philosophy? Oh! Pag tinignan yung course nila, hindi Bible. Salip na yung Bible ang aralin. Philosophy, ganyan-ganyan inaaral nila. Bakit? Kasi kailangan nila itago yung kasinungalingan nila. At para magawa nila yun, dapat alam nila kung paano kumikilos lahat ng tao, yung tao paano nag-iisip. Ridiculous amount of effort mo ginagawa nila kasi takot sila. Ang dali nilang expose. Amen? At banggitin ko na rin dito, kaya po nung unang panahon, pinapatay yung mga Kristiyano. At kahit ngayon, yung mga matinong reporter, pinapatay yan eh. Yung mga loko-lokong mga politiko na alam nila na itong taong to matinuto at sinundan talaga yung mga istorya. Diba? Pag nakakamit kayo ito, sigo yan, dami alam nito kasi matanda na rin. Alam nila kung bakit nagkaroon ng ganyan, bakit si ganyan pinakawalan, yung general na ganyan, bakit pinatay. Alam nila yun. Eh yung mga reporter, sinusundan yan, naku, paano mo yan, patay na lang natin. Ganun po ang labanan dyan. Amen? Kaya, ba't mo papatay isang tao, hindi naging murderer ka? Wala akong pakailan kasi takot na nga sila eh. Takot sila sa katotohanan na nalalaman ng tao na yun. So kaya ang gagawin nila, kahit mahirap pumatay minsan, gagawa ng paraan niya para mapatahimik, tumba mo na yan, ganyan. Amen? Kaya hindi po imposible mangyari sa atin yan. Hindi ko pinapanalangin, pero gawin mo ang kalaban natin, lahat na halos eh. Hindi natin gusto yun, ha? Pero minsan, yun ang price we have to pay to be faithful with God. Amen? Amen. Tapos na po tayo. So, naintindihan nyo na, nakatakot sila sa atin. Malinaw yun ha, anong gagawin na natin? Sa ating conclusion, mayroon tayong maraming points dito. 1, 2, 3, 4, 5 din. Okay? So anong gagawin natin? Kung takot sila, minsan tayo takot din, huwag ka matakot. Okay? They will lose and will win
mamamatay, matatalo sila, mananalo tayo pag paulit-ulit po ito, no, sa verse 3. Simple lang yan eh. Sabi ni David, when time I am afraid, may mga pagkakataon tayo, natatakot tayo, mag-soul winning ka, yung mukha ng mama o yung ali eh. Parang yung sinolwin ko kahapon, mukhang mataray eh. Nung inano ko, bait naman pala. No? E sabi dyan, pag ako ay takot, ako yung magtitiwala sa iyo. Amen? Amen? Sabi rin sa verse 11, sabi dyan, in God I put my trust, I will not be afraid. Nakita niyo yun? Pag ako yung nagtiwala sa Diyos, hindi ako matatakot sa tao. Amen? Ganun yan, tao lang yun eh. Mukhang masungit eh. Mukha lang yun, di mo alam. Mukhang masamang... Ano may tsura masungit? Stephen. Yung Stephen, mabait po yan. Alam niyo ba yun? Ang pakabait niyan. Mukha lang masungit. Pero mabait yan. Yan ang pinakamabait sa inyo dito. Kaya huwag kayong papadala sa tsura minsan. Number 2, verse 4. Sabi dyan, anong gagawin natin? In God will I place His word. Ay, nabanggit kanina, sabi niya, I will not fear what flesh can do unto me. Tao lang yan eh. Amen? Ano sabi sa Matthew, ano ba yung bad? Matthew 10, 25, parang ganun. 22, 25. 25. Mali. Yung sabi sa Bible, sa New Testament, yung, napin ko na nga, kill body, soul. Matthew 10:28. So, blay lang tatlong verse. Anyway, sabi dyan, and fear not them which killed the body. Huwag kang matakot sa tao. Papatayin ka daw. Di ba? Yung sa Lazarus, naalala niya last time. Kaya nilang patayin, yes, yung katawan. Yung kaluluwa mo, ano magagawa nila doon? Kung langit ka, wala silang magagawa doon eh. Matakot ka ngayon sa Diyos. Kasi kaya niyang patay yung katawan mo, kaya ka rin niyang ilagay sa impyerno. Kaya ang point natin kanina, realize that God is greater than mere men. Tao lang yan eh. Anong kayang gawin yan? Men? Amen. I will not fear what flesh can do to me. Pahiya ako. Ano bang kayang gawin? Anong kayang gawin ngayon? Patayin, pahiya, maghirap, tanggalin sa tabaw, tanggalin sa... asosyasyong, ano man yan. Ipahiya sa Facebook, ano pwede lang gawin, di ba? Ano man kaya gawin yan? Meron, pero hindi dapat tayo matakot doon. Kasi sabi rin sa verse 8, tingnan nyo, may kinalaman na sabi, thou tellest, itong Diyos daw, thou tellest my wanderings. Kanina nabanggit natin yung demonyo, in the details, lalo ang Diyos. Pero ang Diyos, ang gusto niya mabuti. Kung sinabing tellest my wanderings, alam ng Diyos kung kailan ka nag-backslide. Alam niya yan. Alam niya kung kailan ka nagtapat. Alam niya kung saan ka nagpunta. Alam ng Diyos yan eh. Sabi dyan, put down my tears into thy bottle. Pero naalala ko sa Revelation, di ba? Yung ano daw? Yung golden vials na ang laman ay mga panalangin ng mga saints. Ibig sabihin, alam ng Diyos lahat ng nangyayari. So, ba't ka matatakot sa tao? Alam ng Diyos yan. Ito, lagi ko sasabi sa iyo, ako, as a pastor, isang mga definite na sabihin sa iba sa'yo at ibabata sa'yo kung sakali may alam silang mali sa'yo, ginawa niyo in the past. Isa yan, alam nila yan. Madali lang patal, ano yan, madali lang yan, tapang yan ngayon. Madali lang yan, sabihin mo ganyan. Paalala mo sa kanya, hindi rin. Kasi alam din naman ang Diyos, yung kabutihan mo ginawa, yung pagtatapang, alam din ang Diyos eh. So kahit may alam ang demonyo, mayroong lalong alam ang Diyos. Ang gusto ko sabihin dito, inya, realize that God is greater than mere man. Alam ng Diyos lahat. Kung alam ng demonyo, ito ginawa mo, mali, ito yung kasalanan mo. Alam din ng Diyos, yes, alam din ng Diyos yung kasalanan mo. Pero alam niya, kung naligtas ka, anak ka niya. Alam niya yun at alam mo rin yun. So, pag binagbangga mo yan, talo pa rin yung demonyo. Naintindihan niyo ba? Okay, so, He knows everything, He's keeping track. Alam niya yung pag nanalangin ka, alam niya kung totoo yun. Di ba? Alam niya kung iyak-iyak ka pa minsan. Ako, hindi ako umiyak din sa pulpit madalas, di ba? Hindi talaga. Pinipigilan ko eh. Hindi tayo Pentecostal eh. Pero madalas yan, pag mag-isa na lang ako. Kasi nga, ang hirap ng labanan. Kaya aasa ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Amen?
Number 3. Sabi sa verse 7, sabi po dito, no? Tanong lang agad to, ha? Tawag dito, rhetorical question. Yung sinabi kanina, no? They gather together, they hide themselves. Ayun pa, madami na sila, hindi mo pa alam kung saan sila pupunta. Ang hirap niya na. Wala ka ng panalo, pero sabi dito, shall they escape by iniquity? Mali yung ginagawa nila, kasalanan yun, makakaligtas ba sila? So, anong isabihin nun? Kabaliktaran nun, makakaligtas ba sila sa Diyos kahit ang dami nila? Susubukan nila, kaya ba nila? Makakaligtas ba sila? Hindi, kaya ang isabihin nito, ang point number 3 natin sa application, let the Lord do what is right. Siyang gaganti sa atin, avenge us. Hindi sila makakawala eh, kahit pamapatay ka ngayon, ligtas ka naman, saan sila punta? Impyerno. At yung iba sa kanila nakaisa doon, sabihin na hindi pa lang ng demonyo, may hirapan silang maligtas. So, ano ba? Talo ka ba doon? Hindi pa rin. Hindi sila makakawala pag may ginawa silang mali sa'yo. Eh, balik tayo sa mga pasto, kunwari, na naging sinungaling, laban sa atin, for example. Makakawala ba sila doon? Eh, gumagawa rin sila ng tama. Pero, pag kinalaban nila yung mali, sinabi na nila yon, expose yun, may nakarinig nun. At mali sila doon, ang dapat doon pagisihan nila yon. At dapat bawiin din nila. Pag hindi nila binawi, makakaligtas ba sila doon? Masabi, hindi ko naman sinabi yan eh. Hindi, alam nung mga kapatid, sinabi mo yan eh. Wala kang ginawa na para i-correct yan. O paano yan? Hindi ka makakawala dyan. At again, ganun din sa atin ha. Kung may ginawa kang mali, alam mo na dapat mong gawin. Mag-iisip kung kailangan mag-singin ng dispensa doon, kung ano yung kasalanan mo, ha? Depende sa kasalanan mo. Kung may ginawa ka talagang mali, doon ka mag-sorry sa ginawa mo mali. Kasi hindi ka makakawala dyan. Kasi ang Diyos ang maniningil. Amen? Amen. So yan, may mga pagkakataon na kala mo wala na to, bahala na. Ang bahala ang Diyos doon. Nadihado ka sa anong deal yan, bahala na ang Diyos dyan. Hindi makakawala yan. May pagbabayaran yan. Okay, hindi ko ginagamit yung karma eh, pero yun ang tawag minsan ng mga Pilipino, karma. Amen? Amen ba? Amen. Hindi, wala, nakawala na eh. Hindi makakawala yan, sigurado yun. They shall escape, hindi. Sigurado hindi sila makakawala. Ngayon, anong next? Okay, kung hindi sila makakawala, anong gagawin natin? Malulungkot ba tayo? Ang tagal na mamatay nung bakla. Ang tagal na mamatay ni Obama, ni Clinton, at ni si Epstein lang namatay eh. Yung iba naman, tagal na mamatay ni Bill Gates, si World Health Organization, si Fauci, tagal na mamatay. Siguro nagsasaya na ngayon yun. Nagtatago din yun. Tayo, dahil alam natin, hindi nga tayo ganung agaling, kapangyarihan, mayaman, pero tayo, nakita natin yung pagkilos ng Diyos. Amen? Ligtas tayo, sila paparusan sa impyerno at sa dito sa lupa, depende, ano gusto ng Diyos. So, ano gagawin natin? Kung naniniwala ka dito, ha? Ngayon, kung hindi ka naniniwala dito, hindi mo appreciate to. So, yung mga naniniwala dito, sabi niya, in God, I will praise His word. In the Lord, will I praise His word. Inuulit. Ano lang na iba doon? Yung Lord, yung God. Na iba lang, pero parehong Lord and God. So, pag alam mo pala yung salita ng Diyos, magpupuri ka doon sa salita niya. Amen? Ay sabihin na, lalo mong mamahalin to. Basahin ko, ang galing naman ito. Sinabi niya, yung mga tamad, talaga maghihirap. Sinabi nito, yung mga kalaban ng Diyos, gagantihan niya. Totoo pala. Mamahalin mo to. Pupurihin mo ang Diyos. Kaya takot again yung mga yan sa atin. Pag alam, pag hawak mo Bible, King James, takot yan. Kasi alam nila, ano to eh, mga pangyarihan at sigurado, sinubukan niyang sirahin to ng napakaraming taon, hindi pa rin, tibay naman yan. Takot na takot yan. Ikaw naman, anong dapat mo ngayon? Purihin mo ang Diyos sa salita niya. Ibig sabihin, lalo mo itong basahin. Habang binabasa mo ito, pinupuri mo ang Diyos. Alam niyo ba yun? Naitataas siya eh. Ang dami na hindi naniniwala dyan, hindi nila alam to, pero ikaw, basa ka naman ito pa rin. Bible pa rin tayo. At nagpupuri ka. Then last, verse 13, sabi dyan, for thou hast delivered my soul from death. Tanong na naman. Rhetorical question, sabi dyan, wilt not thou deliver my feet from falling?
that I may walk before God in the light of the living. Sa Tagalog, ako ay niligtas mong kaluluwa ko eh. Hindi mo ba ako ililigtas sa malaglag? Diba yung lagi sinasabi, pag anak ka na ng Diyos, yun ang pinaka-pinaka. Ligtas ka, kahit anong mangyayari sa lupa, langit ka naman eh. Ngayon, kung niligtas ka tayo ng Diyos, ano pa man yung mga nang-aaway sa'yo dito, diba? Tatanimang aalisin ka sa popis, yung mga ganun ba? Wala yan! Amen? Tisiraan ko kung kanino, wala yan! Niligtas ka niya nga eh! That was deliver my soul, hindi ba niya di-deliver yung aking paa para malaglag? Hindi lang, gusto niya palutangin ka pa niya eh. Hindi naman, pero ibig sabihin, sa ibang bagay, sa lahat ng bagay, kung niligtas ka niya nga, lalong ililigtas siya sa ibang bagay. At yung gusto ko yung dito sa bandang huli, sabi, that I may walk before God. Kaya kanya gustong iligtas even sa lupa, para ikaw ay lumakad sa ilaw niya. At pag nakita naman ng ibang tao yung ilaw mo, ano mangyayari? Maraming maliligtas, maupupupurihan ng Diyos lalo. Amen? So ganun yung, kaya again, takot ba kayo sa mga to? So minsan yung iba nakapagkamala, minsan pag inaasang natin yung mga atheists, yung mga Muslim, yung mga, di pa tayo tapos, sorry. Pagkain naman tayo, ito pa, verse. So, hindi natin inaasar lang. Kasi minsan, ang dating, kasi iba kasi takot na eh. Kaya ang ginagawa natin, pinapakita natin yung confidence natin sa katotohanan. Hindi natin inaasar yung mga mo, tatanga naman itong mga to. Isa lang kayo mayabang eh. Di ba? So, para hindi ngayon matakot yung iba, yung mga mahirap na parang wala umagawa sa buhay, lalong sila may confidence sa Diyos. Kaya natin ginagamit minsan yung inaasar natin yung mga kulto. Para maintindi nila ang dali palang talunin ng mga kulto. Saglit lang eh. Katotohanan lang katapat niyan eh. Di ba? Iglesia ni Manalo, ito, ino-oppress kayo, di ba? Oh, ang hirap ng kalaban ng iglesia ni Manalo. Sige, mag-iglesia ni Manalo na rin tayo. Hindi ganun. Alamin mo yung kanilang weakness, alam mong takot yan, kaya nagpapayaman yan, kasi kala nila matatakpan yung kalokohan nila sa kayamanan nila. Ay, ganoon niya, maniwala kayo, yung lalagi sinasabi nila eh. Paano mo sabi mali ang iglesia ni Manalo eh, yaman nga namin, ha? Pinagpapala kami ng Diyos. Hindi ganoon yun. Kailan lang, nabanggit ko sa inyo isang kapatid na matagal na, hindi naman dito. Parang ganun ang ganun dating eh. Salit na magtapat sa Diyos, mag-sorry kasi nag-backslide sila. Anong ginawa? Nagpayaman na lang. Supposedly, anong mangyayari? Pag nabalita akong mayaman kayo, nag-backslide ka naman. Ano sa palagi mong gusto kong comment dyan? Ganun? Nag-backslide ka, salit na nagpayaman ka. Ano? Parang, okay, pastor, ano ngayon? Ano? Sa palagi mo, ano? Wala. Wala, bibilib ako sa'yo. Nag-backslide ka, yumaman ka. Sa palagi mo, bibilib ako sa'yo. Ano ka? So, ito na lang mga final verses po, no? Para tayo maging matapang. Amen? Amen. Sabi sa Proverbs 28:1, the wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Yung pinaka. Kapag matapang ka daw, yung mga duwag daw, yung mga wicked, ibig sabihin yung alam nilang masama sila, wala namang humahabol, tumatakbo na. Kasi alam nila eh, sabi nga ni Pastor, parang ka nagtatago sarili mong anino. Hanggang, pwede bang tago ka sarili mong anino? Hindi, pero bakit takot? Malayo pa si Pastor, nagtatago na. Hindi naman ako Diyos. Pero ibang gano'n, guilty agad eh. Kahit kayo, ako na, naka-short-short si ano, si Julia, kunwari. Ay, si Pastor! Okay, nag-yoyosi naman si ano. Kunwari, si Brother Jess, nag-yoyosi. Ay, si Pastor! Galit ka, takot ka agad. Ganun, eh, mag-uusapan yung doktrina dyan, wag nating ano. Wag tayo mag-conference, naman yan. Takot yan. Pero pag matapa, pag baliktad, pag righteous ka, sino si Abante? Benny Abante Jr., sino yun? Mag-usapan natin yung doktrina dyan. Anong patatakot dyan? Wala kang support, hindi wag. Ngayon pala, yung ating bisita, medyo natikit yun kay Abante. But anyway, kaya, ewan ko. But anyway, ano pa? Marami po ito, pero isa-isa lang natin, ha? May lunch naman tayo. So, sabi sa Exodus, para tumapang tayo. May labanan, eh. Pag takot ka, talo ka. Ano yung mga example sa salita ng Diyos?
Sabi dyan, I will send fear. Pangako ng Diyos. Ito again, yung Israelite. Pupunta sila sa promised land. May mga tao na doon. So, sugurin nyo. Ubusin nyo yun. Eh, may mga fence na yun. Sabi ng Diyos, I will send my fear before thee. Sila yung matatakot. Yung takot, sisend nandun para matakot sila. O pag takot sila, talo sila. Kaya nyo yun. And will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will make all thine enemies turn back unto thee. Yun. Kaya kailangan natin yun. At ngayon, pag nananalangin tayo, kaya ang inaaral natin to, pag alam yung katotohanan, nag-soul winning ka, hindi ikaw yung takot. Naku, pag nagkabalitaan pa dyan, yung discerning word, naku, soul winner yan. Alam na alam yung Bible. Naku, takot na yan. Alam nyo ba yun? Deuteronomy, ganun din. Kahit yung malalaking baptist, naku, takot na rin yan. Ano ba? Kayo nga magbasa, ready, go. Approach this day unto battle against your enemies. Let not your hearts faint. Fear not, and do not tremble. Neither be ye terrified because of her. Okay, so ito yung pangako naman ng Diyos, no? Inuulit ni Moses. Ay, ito yung pangako ng Diyos sa'yo. So huwag kayong matakot. Yes, may kalabang kayo. Pero ulit ko, huwag kayong matakot. Parang paulit-ulit eh. Ganon din tayo ngayon. Kaya pag solving tayo, ganon. Huwag kayong takot. Ayan, doon na tayo sa lugar. O, ikaw muna. Ito na nga yung pagkakataon mo eh. Ano ba? Sa Joshua. Ilalo si Joshua, di ba? Pati kambing natin, Joshua. Kaya matapang dapat tayo. Nasaan na yung Joshua? Daddy talaga. Ba't naman Joshua? Okay, basa. Ready, go! Joshua said unto them, Hear not, nor be dismayed. Be strong and of good courage, for thus shall the Lord do to all your enemies against whom ye may kalaman ba tayo? Ang dami nga eh. O, pero huwag kayo matakot. Maging matapang, malakas, tiwala sa Diyos. Amen? Amen. 2 Kings. Hindi pa lahat to actually pwede. Ito na yung mga magandang verse. 2 Kings 17:39. Sino to? Basta isang mga king sa Syria. Hindi ko na-review tayo, pero ito yung magandang verse. Basta kalaban nila. So si Hezekiah ata ito eh. Ahaz. So si Ahaz hindi yan sikat, no? Pero dyan pinangako yung ano, Savior. Alam niyo ba yun? Isaiah 7. But anyway, sabi dyan, But the Lord your God, ye shall fear. Ang Diyos ang natakot ka kasi ililigtas ka niya sa mga kalaban mo. So may kalaban tayo, magtiwala ka sa Diyos. Yung pag binabasa yung kings, ang daming kings, hindi mo nga makabisado, di ba? Kalaban niya, Assyria, iba pa yung Syria, sa Assyria, Babylon, yung Egypt, yung Moabites, ang dami. Hindi nga makabisado, ang pinagkaiba ng mga yan. Basta kalaban. 2 Chronicles 20. Okay ba kayo? Amen. Bible quiz lang naman mamaya eh. 20:29. And the fear of God was on all the kingdoms of those countries when they had heard that the Lord fought against the enemies of Israel. May kalaban ba ang Diyos? Amen. May kalaban ba ang mga lingkod ng Diyos? Amen. May kalaban. Pero nabalitaan ng iba, tinalo niya yan, tinalo niya yan. Yung Christianity, pag tinignan mo yung history ng baptism ng Christianity, talo to, talo yan. Buhay pa rin yung baptism, tuloy pa rin. Paano nangyari yun? Simple lang naman, paano tayo matalo nila? Patayin tayo lahat, pagbawalan tayo lahat, ano nangyari? Ba't karamihan ng mga bansa ngayon, baliktad? Nalalaman nila, huwag niyong bawalan yan, bayaan niyo lang yan. Kahit din nila pinag-uusapan, pero huwag niyong pagbawalan kasi alam nilang no-no yan. Pag alam niyo yung bansa niyo hindi open sa religion, ano yan? Ibig sabihin, insecure kayo. Wala kayo sa tama. Though may ibang style sila ngayon, pero still, salamat ang Panginoon ay kumikilos pa rin sa panahon natin ngayon. Next is, tapusin ko na lang.
Dito na lang tayo sa Isaiah. Hindi ko pa yun na yung Psalms. Matayo pa yung Psalms eh. 59 19. Paibasa, ready go. So shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against. So yeah, yung mga pangako, patapos na po yung Isaiah dyan, no? Pero ang pangako niya, dating yung panahon, pag yung nagtitiwala sa akin, yung mga kalaban nyo, parang flood, ibig sabihin, napakarami yan. Pero ang Diyos ang mananalo. Yung sabing standard, parang flag lang yan, parang labanan niya, kahit ang dami nila, ang Diyos yung lalaban sa atin, panalo tayo. Ganun lang yon. So basahin ko rin yung last na lang daw sa Luke. So titingnan natin, huwag tayo matakot. Yes, may kalaban. Pero ang Diyos ang lalaban kasama natin. At therefore, tayo ay winner. Paibasa, sabay-sabay tayo. Ready, go. That He would grant unto us that we being delivered out of the hands of our enemy might serve Him without fear. Yun yun. So ito po kasi yung Luke 1 to, no? So, tawag dito. Nasummarize ni Luke para sa may Old Testament, and then bakit yan, na-conquer yung Israel. Pero ngayon, tuloy pa rin yung pananampalataya. Ang ano pala noon, yes, may kalaban tayo, pero huwag tayong matakot. Diba? At pag nag-link, actually, saan tayo dinitira ng kalaban sa takot? Pag naglilingkod na tayo, ganoon naman. Kaya, balik-balik tayo sa all winning kanina eh. Doon ka matatakot, yes, nakapag-attend ka, kanta-kanta ka dyan, salamat. Ngayon gagawin natin. Pag soul winning tayo, ayoko na niyan. Kasi nakakatakot yan eh. Eh, huwag ka matakot. Amen? Magtiwala sa Diyos. At ikaw naman, sabi nito, pagdating ng panahon na yan, ikaw ay ang Diyos ang lalaban sa atin. Sabi dyan, that we being, ililigtas siya tayo, delivered out of the hand of our enemies. So yes, magkalaban tayo, pero ang Diyos ang ililigtas tayo doon. At tayo naman ay, pag sinabing that might, okay? So hindi ibig sigurado, ha? Gagawin niya yun, dapat gagawin niya yun. Pero kasi pag takot tayo, wala rin. Ito kaya kanya ililigtas para ikaw naman ay maglingkod sa kanya ng walang takot. Ngayon, gusto niyo ba yung ganun? Sana dumating tayo sa panahon na ganun. Na hindi tayo tumitingin kasi alam mo na yun eh. Sabi kasi soul winning, mukhang masungit, mukhang mayaman, mukhang adik. Wala yung mukha, well, mukha lang yan eh. Hindi mo alam bakit ganyan yung mukha. Siguro pinaglihis akong si mission or something. Soul win ko na rin eh. Kailangan niya ng Panginoon. Amen? Amen. Ayoko siya mapunta sa impyerno. Hindi ako matatakot. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, na nawa, naintindihan po ng bawat isa. Balikan namin itong sermon na to, yung salita, Panginoon, na kailangan tiwala pa. Hindi namin kailangan matakot dahil in the first place, ang kalaban namin, even minsan kami, Panginoon, pag nasa mali kami, nagmamanifest yan, takot po yung mga nasa mali, mga wicked, tumatakbo na yan, Panginoon. I pray. Naintindihan namin to, Lord, para lalo kami maging tapang. I-observe din namin minsan, yung aming sarili minsan, at ibang tao, pag nasa mali sila, takot sila. And therefore, ganun din po kami. Pag kami nasa mali, bakit kami takot? Takot magpakita, takot tayo mag-usap, mag-discuss, sabihin niyo totoo. Baka kami takot dahil kami mali, Panginoon. So I pray, maintindihan namin ito, Lord, kung saan gagamitin ito. Napakalabak na application nito, Lord. But I pray, maintindihan namin na maging matapang kami again pag kayong kalaban namin. Talo kami, Panginoon. So doon kami una, dapat manatili sa inyong katotohanan, sa inyo mismo. The fact na pag kami takot na sa inyo na mali ng takot, mali kami, takot kami maglingkod or takot kami mag-soul winning, takot kami mag-discuss, Panginoon, nawa ay maintindihan namin kayo mali. Itama namin to, Lord, malaman namin kung saan kami nagkamali, itama to, dumagsisi kami doon sa bagay na yun, ano man yung mali na yan, itama, Panginoon, maginang sorry sa inyo, sa kung kanina man kami nagkamali din, sakaling ganun ang situation, Panginoon, nawa, hindi kami mamuhay sa takot na mali. So I pray na kayo pong pakita niyo, Lord, nakita na namin sa iyong salita. Kayo po yung makatotohanan, makapangyarihan. Ano pang kanina ba't kami matakot sa inyo, Lord? O sa ibang tao, Panginoon. So sa inyo kami matakot, magtiwala. Alam po, Lord, napakarami pang tatrabahuin, Panginoon, may pang kalaban.
But I pray na kami mabuhay, na kayo lang natakot lang kami sa inyo, Panginoon. Natakot kami na hindi magtapat sa inyo, Panginoon. So sa ibang kalaban namin, Panginoon, hindi ka matakot, maglingkod ang tapat sa inyo. Now, po Lord, again, salamat sa napakaraming blessing, Panginoon. The fact na kami dito nagpapatuloy, Panginoon. Salamat po, Lord. We pray also for our food, Panginoon. Maraming salamat sa mga prepare, sa provision niyo, Panginoon. Tuloy-tuloy pa ang church, ang fellowship, Panginoon, ang pagkain. Tayo pong magbasbas dito, Lord. Yan sa aming mga guests, Panginoon, lumaki din sila may takot sa inyo, Lord. Mawin din sila, Lord. Mga iba pa, Lord, mga nag-backslide. Even mga anak namin, Panginoon, mawin namin sila sa tama. Sila po yung maglingkod din sa inyo, Panginoon. Bawat isa sa amin. Alam po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.